Magandang araw mga kapitbahay mula Pampanga, Bulacan, Bataan, and Tarlac. Nandito po tayo muli sa Mrs. Galang's Kitchen for another episode. And today I think dessert ba ang ating gagawin? Yes. Ang tawag? It's a French-sounding dessert na mas mahirap pang sabihin ang pangalan kaysa sa paggawa. Ano bang pangalan nito? Charlotte. So French-French tayo. French-French tayo. Ano ba itong ka-French-French na dessert na ito? Okay? Huwag na natin patagalin. We will be back. Kapitbahay, andito po kami at medyo madali, super dali po ang gagawin namin. Dahil nga, yun nga, para nga sa mga housewives na, o kaya mas yung mga bata, na gustong gumawa ng dessert sa bahay pagkatapos, wala namang experience sa baking, walang gamit, ito po kayang-kaya niyong gawin. Kasi, napakasimple talaga. So, sa ingredients natin, teka, ano ba pangalan nito, Engkar? Charlotte, okay. Sa ingredients, ang gagamitin lang natin ay itong mga ready-made na broas o lady finger, tapos we need pressed strawberries at saka whipping cream. So, umpisan muna yung karat. Istorya ko kung paano kung baro gusto nilang gumawa nitong broas na ganyan, ha? Pero umpisan muna. I-whip lang natin itong ating whipping cream. Siguro kalahati. Itong whipping cream na yan eh, ano, nabibili naman yan, ready-made na din yun eh. I-whip mo lang. Iba-ibang klase yan. Ito yung isang brand na hindi na nilalagyan ng sugar. So, whip lang until soft. Wala na kayo nilalagay dito. At least, palamigin nyo lang sa ako. Kailangan lang ang consistency niya ganyan. Yung parang siyang cream o parang ice cream na nalulusaw. Yung mga mamontustado, kukortihan nyo lang, ha? Shape nyo lang. Kung wala kayo makikita ang broas, pero marami yan. Marami yan sa supermarket. Pwede naman kahit anong cook. Pwede cookies. Pwedeng cookies. Mga pinagtabakan. Pero mas masarap kung malutong. Okay na? Okay ka na dyan? Alisin ko na? O, para hindi istorbo. Kinat na nga natin siya ng para magkasya dito. Pwede siya gawin sa tray, sa Pyrex dish, o kung saan yung gusto mo imolde. Pwede rin si individual serving. Tapos yung fruits niya, kahit na anong fruit na termo naman sa queen dapat. Pwedeng mangga? Mangga, masarap. Ngayon panahon ng strawberries. Mas masarap ang mangga kaysa dyan. Para sa akin, ha? Yung iba, gustong-gusto ang strawberries. Kaya na ang strawberry ko. Eh.
sobrang yun natin. Saan niya ako sa mas pati? Para lang madali. Lagay natin sa pipe. And, lilayer lang yan, no? Meron na tayo naka-wedding strawberries dito. Madalas, oh, yung fruits nilalagay dito, puree. Pero pwede rin, ito chinap ko lang para mayroong medyo nakakagat-gat tayo. So, tabasin nyo lang yung lady fingers para kasi ito sa loob. Ang top, o kung anong molding gusto nyo gawin. Tapos, lagyan ng fruit. O minsan cream yung nilalagay. Pero ngayon dagang tayo. So, lalayer lang. So, strawberry. Tapos cream. Tapos, so, para lang sa lady finger. Tapos strawberry sulit. Ngayon pwede natin. Dalawang dulo. Nilagay ko sa loob yung gitna. So ito, nabibili rin ito, ready made? Nabibili. Sinuka. Tapos yung cream. So paano natin pwede i-decorate ngayon ng strawberry? Nasa inyo na, kano karani strawberries mo sa mga. So, ating, so yan, pwede nating serve ng ganyan. Kaya pwede rin pang buffet. Gawin mo lahat siya. Pang buffet. So, kung gusto niya naman yung tawag na petit four. Pag sinabing petit four, yun yung dessert na one or two bites. Pero medyo malaki ng konti. Minsan mas malaki ng konti. Gawin din natin ang buo yung ating super dali. Pero kailangan natin kainin agad yan, o. Kailangan natin yung plate. Ano? Paglagyan, plato. So, itong broas natin yung buo. So, kunin nyo yung side na stable. Yun ang ano nilalim. Ano gusto mo? Square, o? Kahit bilog mo na. So, ngayon, pag chopped fruit yung nilagay natin, medyo mga kalaglag. So, nag-slice ako ng strawberry. At tatakpan natin ng cream. Ang tip 104 to roast tip, pero kahit na round tip, kahit walang tip. Sabihin mo, kailangan, kasi nagbebenta tayo ng ganyan eh. Kailangan po kayong bumili ng tip para maganda ang presentation. Meron po kami binibenta. Yan, tapos, section natin. Pwede yung punuin ng slices sa taas. Pwede, kung kulang, magkukulang yung strawberries, lagyan lang natin. Isa. Kailangan talaga ng tip, paano mo naman kukortihan ng ganyan? Pwede nga hindi ganyan ang kukortihan. Pwede rin pa natin ibalik. Dahil kulang yung strawberry niya. Wala natin pinilipit. O yan. Pag-train yun na yan. Kabalik pa. So, anong gusto mo? Itong other side? O itong... Ah, ganito.
petit four. Maliit na cake. Maliit na dessert. So, sa buffet yan, magandang siniserve mga ganyan. So, nakita nyo, ilang klaseng ingredients lang yan. Broas, whipping cream, at saka strawberries. Kaya kung marami pa kayong ibang klaseng fruits na nakahanda, ang ganda ng kulay niyan. Pwedeng yeah. Kiwi. Sayang, marami akong kiwi sa bahay. Kiwi, mangga. Kailan paggagawa kayo sa buffet, pare-pareho yung... Ito maglagay. So, marami yan. Ang gandang tingnan. Mm-hmm. Napakasimple. Pero, ang mahal tingnan. Tingnan niya, napaka-elegant. Napakagagandang finished product. Ang dali-dali gawin niya. Mm-hmm. Sabi sa'yo, mahirap pang sabihin yung pangalan kaysa sa paggawa. At mukhang bago mo pa matapos sabihin yung pangalan. Ubus na. Charlotte, ano? Ito, different ways of presenting the dessert. Kagaya po ng most desserts, no? Karamihan sa mga desserts. Ibahin mo lang ang presentation. Ba? Yung kulay ng mga prutas. Yes, may iba na. So, pwede rin palitan yung fruits. Pwede rin lagyan ng kiwi, mm-hmm. ng mangoes, mm-hmm. Strawberry, paghaluin mo. Mm-hmm. Iba na itsura. Iba na itsura. Yes. Ito, look at this. O, gawin mo ano, pagtabihin mo yung dalawa, pagkatapos, okay, criss-cross mo, lagyan mo ng chocolate at saka cream na ganyan. Mm-hmm. Tapos, lagyan mo ng prutas sa ibabaw. Iba na. Iba na naman siya. Ito, mm-hmm. medyo malitang serving. Medyo, pwede rin itong malaking isang malaki sa isang malaking mold na ganyan. Tapos ilagay mo pa, gawin mo parang bakod dyan, mm-hmm. punuin mo ng cream sa gitna, and then put different kinds of fruits on top. And then, mag-grade ka ng chocolate o kaya lagyan mo ng kinulot na yan. Mm-hmm. Naku, imagination. Imagination, yun yeah, na lang ang limit sa inyo, no? Mm-hmm. And the possibilities are endless. Okay? Endless talaga. So, okay, that concludes another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Sana po nag-enjoy kayo sa aming episode today. Kung meron po kayong questions, comments, or suggestions, just leave us a message sa aming Facebook page. That's www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. Hanggang sa muli po, maraming salamat!